Good morning guys! Welcome back sa ating channel. So for today's video po, tuturuan ko kayo kung paano mag-transfer ng pera galing po sa PayPal papunta po sa GCash or kung paano mag-cash out ng pera sa PayPal papunta po sa GCash. Kung bago pa lang sa aking channel, huwag pong kalilimutan mag-subscribe and then i-click na rin po notification bell para araw-araw ka pong updated sa lahat ng i-upload ko mga video tutorial. So dito guys, sa pag-transfer ng pera galing po sa PayPal papunta sa GCash, ang GCash po dapat inyo ay kailangan po ay fully verified and then para po makagawa po tayo ng transaction para sa cash in and cash out. So ayun guys, kung gusto nyo pong matuto, please keep watching. So, ang gagawin nyo po guys, kailangan nyo po muna mag-login po dito sa inyong PayPal account. Nang sa ganun ay ma-convert po muna natin yung ating pera dito sa PayPal. So, mas advisable po na dito po tayo sa may website mag-login. Huwag po dun sa apps. Nang sa ganun, ma-convert po natin sa currency. Ito pong ating pera dito sa PayPal. So, as you can see guys, kung makikita po nyo, itong pong Philippine peso po ay naka-primary na po siya. So, ibig sabihin po na i-convert na po natin yan sa Philippines. So, kung mapapansin nyo po, meron po tayong US dollar and then euro. So, may primary po, ayan pong primary. So, na-convert natin yan ng, ayan pong 295.85 pesos. So, ang gagawin po natin, ito pong dalawa to, ito na naman po yung ating i-convert. So, kung makikita nyo guys, yan na tatlong dot dyan sa gilid. Ayan po. So, gawin nyo po, i-click nyo po yan na convert currency. And then, pili po kayo dito. Ito pong Philippines, click nyo po yan. And then, next. So, dito po, sa conversion amount, ilalagay nyo po yung saktong amount po ng inyong pera dito sa US dollar. So, meron po tayong 5 US dollar. So, kaya 5 US dollar po ang ating ilalagay. So, pag okay na po yan, next po natin. So, make sure lamang po na tama po yung ating amount na ilalagay dito. And then, pag okay na po, so, click nyo lamang po na convert now. So, yan po yung mag-appear po sa inyong cellphone. You converted 5 US dollar. So, makita naman po yan yung saktong amount. So, sunod po natin i-convert ito pong sa euro. So, meron po tayong 0.17 dito sa euro. Same process lang po yan. Convert currency. And then, Philippines. So, next po natin. Pag na-next na po. So, lagay po natin dyan. 0.17 po yung ating balance dito po sa ating euro. So, next po natin. Make sure lamang po na tama po yung ating amount na i-enter. Nang sa ganun po ay hindi po tayo mag-error. So, yan. Click nyo lamang po yung done. Ngayon guys, na ano na po natin na i-convert na po natin yung ating pera dito sa PayPal. Dito po sa main website. Convert na po natin. Ngayon gagawin natin, ta-transfer na po natin sa ating GCash account. So, make sure lamang guys, ito po ang ano ko sa inyo na ang GCash nyo po, make sure na verified po yung GCash po ninyo para po makapag-transact po kayo ng cash in and then cash out. So, sa mga hindi pa po nakakapag-verified ng account, meron po akong ginawang video, separate video dyan. Panoorin nyo na lang po kung paano po ma-verify yung account po ninyo. 7 days po ang process nyan para po ma-verify po kayo. So, ngayon gagawin po natin dito ay transfer fund po natin. Since na-convert na po natin, nakita po yung pag-convert po, yun ganun lamang po kasimple. So, kung makita po ninyo, meron po tayong 553.43 na balance.
So, pasok po yan. Dahil ang minimum balance po ay 500 pesos po. So, may sobra pa po tayong 53. So, gagawin po natin. Ika-cash out na po natin yan lahat. Nang sa ganon, ay mapakinabangan po natin tong ano po, ito pong nandito sa PayPal. Na-convert nyo na po. Punta po kayo dito sa inyong GCash account. So, GCash account. Tapos, punta po tayo dito sa cash in. So, cash in, PayPal. So, kung makita nyo guys, meron po tayong 553.43. So, kung makita po ninyo dito, note, minimum amount required to proceed is 500 pesos po. So, click po natin to. Wait. I-click nyo po lang yan na dito para matype po ninyo yung 553.43 pesos. So, ayan guys, double check nyo po kung okay na po. And then, pag okay na po, next po, i-confirm nyo lamang po yan para ma-cash in po ninyo sa GCash po ninyo. So, yan po nakalagay, your cash in is being proceed. So, nakalagay po dito, kindly wait up to 24 hours for your transaction to complete. You will receive. So, maghihintay po tayo ng 24 hours bago po ma-proceed. Kaso nga lang, ang maganda po nito, nakasend na po sa ating GCash account. You receive 500 53 pesos from PayPal. So, tignan po natin sa ating account kung dito po sa GCash kung nandito na po. So, kung makita po ninyo dyan, ang balance po natin ay 590. So, nakalagay na po. So, ngayon punta po tayo sa ating PayPal account. So, para po maano po natin yan, refresh po natin kung meron pa pong laman. So, kung makita nyo guys, wala na po tayong balance dito. So, 0-0 na po yung ating balance sa PayPal. So, okay na po. Na-transfer na po natin. So, yan guys. So, napakadali lamang po guys na pag-transfer or pag-cash in. I-cash in natin dun sa ating GCash yung ating balance galing po dito sa PayPal. So, yan guys. Sana po ay natuto po kayo sa araw na to. Kung natuto po kayo, please like and pa-subscribe naman po ng YouTube channel ko. Thank you po and God bless.